Hi guys, ngayon lang ako nakabalik vlog ulit. Nagpa-Instacart ako ulit. Alam niyo ang ano, laking bagay ng ano. Ang laki ng itutulong ng Instacart na to kasi hindi ka nalalabas. Although $100 yung membership niya, for 1 year na yun ha. At least hindi na ako lalabas pagka may kailangan akong binhin. Deliver ako ng mandarin kasi si Kael sinisipon siya. Nakawa na kay Daddy tsaka kay Rafi. Nung isang araw pala, nilag na tong si Rafi. Nung pinainom ko siya ng Tylenol at saka yung cough and cold syrup na galing sa yung Equate, yung Tatap. From Walmart yun eh. Dati naman yung iniinom yun, Tylenol at saka yung brand na yun na Equate. Namaga yung kanyang ano unang dinilagnat siya, pinainom ko siya ng Tylenol. Tapos nung ano, pinatulog ko siya, pinagnap ko siya, pinagpahinga ko. Namaga yung mata niya, tapos namaga yung labi niya, tapos namaga din yung titot niya. Tito tawag namin dun sa private part niya, namaga. So tinigil ko yung Tylenol niya, nilagyan ko na lang siya ng cold compress sa ano, sa noo. Buong magdamag yun, hindi ko muna siya pinainom ng Tylenol. Tsaka nung cup syrup. So kinaumagahan, wala na siyang lagnat. Tapos, trinay ko ulit siyang painumin ng Tylenol. Gusto ko kasi matiyak kung dun talaga siya, ano, dun siya talaga allergy. So buti na lang hindi siya namaga ulit. Hindi namaga yung kung ano man yung mamaga sa kanya, wala namaga sa kanya. So ibig sabihin yung cough syrup yung hindi niya hiyang. So yun yung papalitan ko ang brand. Pero hindi ko na siya pinapainom ngayon ng cough syrup. Full water na lang, water na water at saka fruits. Okay na siya ngayon. Ang sumusunod naman na magnagkakasipon itong si Kael. Siguro dahil na rin sa ano, sa weather. Mainit, tapos biglang lalamig sa gabi. Tsaka buti na lang mahilig talaga sila sa ano. Itong stand ng camera ko nakakainis. Kailangan mo na naman mapalitan. Wala akong makitang magandang stand talaga. Pangalawa na to. Buti na lang mahilig sila sa ano, sa fruits. Kaya wala akong problema sa kanilang pakainin ng fruits. Kaya may sakit sila o wala. Talagang kumakain sila ng ano, lalo na pag oranges, apple, yun, grapes. Yun lang naman yung kanilang kinakain na ano, fruits, watermelon, minsan. Tapos ko na guys na, ano pa yung ginagawa ko kanina? Ayun yung sa bathroom namin. Tapos na, maayos na yung bathroom namin. Okay na siya. Hayaan nyo, pagka ayos na tong bahay, magtutour tayo. Tutour ko kayo. Ngayon kasi, yung mga rooms, like yung master's bedroom, yung room ni Rafi, hindi pa talaga ayos, super gulo pa. Yung room namin, hindi ko pa siya maayos kasi wala pa kaming bed. Dahil yung bed namin, kinuha ni Kuya, nandun sa room niya ngayon, yun yung ginagamit niya. So yung bed namin, darating pa ng August, mas malaki kasi yon compared dun sa dati namin gamit na full size na bed. Yung full size kasi, alanganin siya guys dun sa laki ng kwarto. Parang maliit siya. Basta hindi siya magandang tignan. Parang ano, nanliliit yung kama dun sa size ng kwarto. So, tama-tama lang siya dun sa kwarto ni Kuya. Kasi, madaming gamit si Kuya dun sa loob ng kwarto niya. Halos na puno na. So, yung size ng bed, sakto lang dun sa space na para dun sa pagtutulugan niya talaga. So yun, kanina kaya ako nagpa-Instacart dahil dun sa lagayan, sa drawer na kailangan kong ilagay dun sa closet ni Rafi. Nangihinayang kasi ako dun sa space. Tignan nyo ha, pag ganun tong ano, tong focus ng camera kasi tong stand umi-slide. Maya-maya, for sure ma. Tutumba na naman tong ano na to, camera na to. So yun, kaya ako nagpa-Instacart kasi dahil dun sa drawer na binili ko para dun sa closet ni Rafi.
Nangihinayang kasi ako dun sa space, sa may baba ng closet. So, kailangan kong lagyan pa ng lagayan ng damit. Yun, kaya ako nagpa-Instacart. Ang minimum kasi is $30 para mag-free delivery siya. Kaya nagdagdag na rin ako ng pagkain dito sa bahay. Walmart yung choice ko na store. Meron ako available yung chicken feet nila kaya nagpaano ko. Meron akong chicken feet diyan. Nung isang araw pa or last month pa yata gusto ni Daddy mag-adobo ng chicken feet eh. So iluluto ko bukas. Gagawin natin ngayon yung aking kwarto ng aking anak. Ayusin natin kwarto ni Rafi. Here you share, okay? Small orange. Small orange? Yeah. Rafi, the big one. You get one for your cup. That's good for your sipon. You have soup and two. Mm-hmm. You finish that, okay? 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 Okay. So, ito yung aking mga pinadeliver. Chicken feet. At saka chicken. Tapos, milk and orange juice. Nagpaan na rin ako ng, bumili na rin ako ng paper plate kasi lagi na lang daming hinuhugasan. Tapos, gel ni Daddy. Tapos, ito yung drawer na binili ko sa closet ni Rafi. Ngayon, ang tanong, kakasya ba ito dun sa loob? Guys, yung drawer. Kumasya naman. Sakto lang siya. So, pwede pa sigurong isa doon. Isa pang ganito, pero hindi ko na siya lalagyan. Tama na yan. Para hindi masyadong crowded. So, ito yung sinasabi ko. Meron pa siyang space sa taas. Diyan ko ilalagay yung mga pang winter jackets, winter clothes. Tapos, ito ang room ni Rafi. Ganyan kagulo. Yung mga yan, yan yung mga natapos ko kahapon. Naitupi ko na siya. At last, yung mga nilaban ko ng 2 weeks. Nakahiwalay na yan, nakasort na siya. Gamit lang talaga ni Rafi na nandito yung kanyang study table. Tsaka yung kanyang computer chair, study chair. Ayan. Meron ako nakitang bed niya sa Amazon. $79 lang yata. At saka yung isa, $99. Na dalawa yung nakita ko eh. Dalawa yung pinagpipilian ko. Isang $79 tsaka $99. Hindi ko na siguro konsultahin si Daddy kasi pag kinonsulta ko pa siya, tatagal pa yung I'm going to buy it na siguro mamaya or tomorrow pag-iisipan ko. So yun, para maayos ko na rin itong kwarto niya. What? Ayan, nawiwindang na naman ako. Hindi ko na alam kung anong unahin ko. Kung gagawin ko na ba yung kanyang mga damit? Ayos ko na ba? Or hey! Ay nako, dami na naman hugasin. Ayan, siguro unahin ko muna ito. Dahil pag ginabi na naman, tatamarin na naman ako dito. Ayoko siyang maiwang ganyan. Kasi nga, may mga ipis. Update sa mga ipis. Parang kumunti naman na siya. Tinawa ko dun sa mga plato ko. Tinakpan ko nito. Ayan, para paggabi. Tinatakluban ko siyang kanya para hindi pasukan ng ipis. Excited din ako ayusin ang backyard. Tinawagan ko si tatay ko. Maganda daw na rose na lang ang ilagay ko dyan. Itanim. Kasi, yung rose, all year round, namumulaklak siya. Wala siyang pahinga. Yeah. O dito kasi, yearly, nagpapalit ng, every season, nagpapalit ng ng tanim. Ayoko naman ng ganun kasi magastos din ang mahal ng halaman dito. So, roses na lang yung itatanim ko dito. Iba-ibang kulay. And then, hindi ko alam yung hindi ko alam si Daddy kung na-contact niya na yung bibilhan namin ng turf. Yun yung artificial grass na ilalagay namin dito sa likod. Half lang siguro ng backyard yung lalagyan namin. Pero yun nga lang, syempre, pag sinabay, sabay mo, sabay-sabay din ang gastos. So, hinahinay lang. These are rough. Itong laundry area ko, guys, malapit na rin siyang matapos. Pinturahan to ni Daddy ng white, pero nagdadalawang isip ako kung okay na ba itong yellow. Parang hindi kasi ako contento. Gusto ko siyang white talaga. Hindi ko sisipagin naman yung isa. It's me, value! Natanggal na ni Daddy yung grapes.
grapevine.